Heograpiya ng Asya o ang pagbuo ng konsepto ng Asya ayon sa heograpiya. Upang maunawaan kung nasaan ang Asya, kailangan matutong magbasa ng mapa o globo. Mayroong mga mahalagang guhit na tinitignan sa isang mapa o globo. Ang longitude ang mga linyang patayo na tumatahak mula North Pole patungong South Pole. Ang prime meridian ay ang 0 degrees longitude. Ang latitude naman ay ang mga linyang pahiga na paikot sa mundo. Ang equator ay ang 0 degrees latitude. Dito makikita ang longitude o ang mga linyang patayo at ang prime meridian. At ito naman ay ang mga latitude o mga linyang pahalang at ang equator. Ito pa ang ilang mahahalagang latitude, ang North Pole, ang 90 degrees north latitude. Ang umpisa ng Arctic Circle ay ang nasa 66.5 degrees north latitude. Ang Tropic of Cancer ay nasa 23.5 degrees north latitude. Ang Tropic of Capricorn ay nasa 23.5 degrees south latitude. Ang Antarctic Circle ay nasa 66.5 degrees south latitude. At ang South Pole ay ang 90 degrees south latitude. Ang tiyak na lokasyon ng Asia ay mula 10 degrees south hanggang 90 degrees north latitude at 11 degrees hanggang 175 degrees east longitude. Ito ay may lawak na 164 degrees longitude at 85 degrees latitude. Ito ang kabuuan ng Asia sa mapa. Ang mga rehiyon sa Asia ay tinatawag na heograpikal at kultural na mga sona. Ang paghahating panrehiyon ay binubuo lamang ng mga tao batay sa pagkakapareho ng katangiang heograpikal, pisikal, historikal at kultural. Ang Asia ay nahati sa limang rehiyon: Hilaga, Kanluran, Timog, Silangan at Timog Silangan. Ang Hilagang Asya ay binubuo ng mga bansang dating Soviet Central Asia. Kilala rin ito bilang Central Asia o Gitnang Asya at Inner Asia. Ang Kanlurang Asya ang rehiyong pinagtatagpuan ng tatlong kontinente, ang Africa, Asia at Europa. Nanggaling dito ang tatlong pangunahing relihiyon sa daigdig, ang Islam, Judaism at Kristyanismo. Ito ang mapa ng Hilagang Asya. At ito naman ang mapa ng Kanlurang Asya. Ang Timog Asya ay binubuo sa pinakamalaking bahagi ng bansang India. Tinatawag din itong Land of Mysticism. Ang Silangang Asya ay binubuo lamang ng limang bansa. Isa dito ay ang pinakamalaking populasyon sa mundo at ang isa pa ay kabilang sa pinakamayamang bansa sa daigdig. Ito ang mapa ng Timog Asya. At ito naman ang mapa ng Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay tinatawag ng mga Europeo bilang Farther India or Malayong India at Little China. Nahahati ito sa dalawang sub-region, ang mainland Southeast Asia o pangkontinenteng Timog Silangang Asya at insular Southeast Asia o pangkapuluang Timog Silangang Asya. Ito ang mapa ng Timog Silangang Asya. Mga pananaw tungkol sa Asya. Ang Eurocentric view ang pananaw na ang kabihasnan at paraan ng pamumuhay ng Asya ay bunga o resulta lamang ng sibilisasyong Europeo. Ang Asian-centric view ay ang pananaw na nagbibigay halaga sa papel ng mga Asyano sa paghubog ng sarili nilang kasaysayan at kultura.
ang pinagmulan ng salitang Asia. Unang ginamit ng mga Greek ang salitang Asia upang tukuyin ang isang maliit na rehiyon na pinakamalapit sa Europa, ang Asia Minor, na ngayon ay tinatawag na Anatolia, Turkey. Ginamit din ito upang tukuyin ang malawak na lumaing lampas dito, o Asia Major. Hango ang Asia sa salitang aso na nangangahulugang lugar na sinisikatan ng araw, o bukang liwayway. Ang Europa naman ay nanggaling sa salitang Arab na nangahulugang lugar na nilulubugan ng araw. Ayon sa sinaunang mapa ng mundo, ito ang tatlong malaking kontinenteng Asia, Europa, at Africa. Walang katutubong wika sa Asia ang may salitang Asia bago ito ginamit ng mga Greek. Pinaniniwala ang una itong lumitaw sa wikang Tsino bilang Asia at sa wikang Hapones bilang Asia, at ang mga ito ay transliteration o literal na pagsalin lamang ng salitang Aegean para sa Asia. Dinala ng misyonerong Italian na si Matteo Ricci sa China ang salitang Asia at lumitaw lamang sa literaturang Tsino noong 17th century. Dahil sa matagal ng kompetisyon sa pagitan ng Europa at Asia, ang mga literatura ng Europeo tungkol sa Asia ay inuugnay sa pagiging magarbo, bulgar at walang katatagang politikal. Ang Europa ay kaugnay sa pag-unlad at ang Asia ay ang kabaliktaran nito. Orientalism ay isang konseptong Asyano kung saan tinitignan ng mga Europeo sa pamamaraang pagpapalitaw ang kanilang pagiging superior sa usapin ng lahi at kultura dahil ginagamit nilang batayan ang sarili nilang konsepto ng relihiyon, lipunan at politika. Ang mga larawang ipinakita sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipang tinalakay ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.